Hi guys, kung bago ka pa lang sa channel ko e mag-subscribe ka muna at i-hit ang notification bell para updated ka sa ganitong video. At kung gusto mo pang mapanood or mapakinggan ang iba pang mga videos ko e puntahan muna ang iba ko pang videos. E click mo lang ang pangalan ng channel ko at mapupunta ka na sa home channel ko. At e click ang video at hanapin mo lang ang hindi mo pa napapanood. Maraming salamat po. Ang video na ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan, maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga, na hindi angkop sa mga bata. Mga kwento ng buhay, mga kwento ng pag-ibig, at mga kwento ng pangarap, magandang araw sa lahat ng listeners. At ngayon po mga kabrigada, atin na pong babasahin ang ating featured love story for today. Dear John, my name is Ina Limco, 18 years old, at taga Palawan. Ang love story kong ito ay simple lamang, kaya sana po ay magustuhan ninyo. Ang aking kwento ay nagsimula nung ako ay pumasok sa kolehiyo. Dito ko nakilala si Kevin. Nakilala ko siya dahil pareho kami ng kursong engineering. Fourth year college siya that time. At ako naman ay first year. Mas lalo pa siyang nakilala noong intrams namin. Sumali kasi ako sa cheer dance at siya naman ay dati ng member ng squad. Naging base ko siya. Ramdam ko na iniingatan niya ako sa tuwing gumagawa kami ng mga stunts. At dahil doon, ay lagi na kaming magkausap. Tinuturuan kasi niya ako kung papaano mag-balance sa itaas. Pero may mga pagkakataon na nakikita ko siyang ngumingiti habang nakatingin sa kanyang cellphone. Alam ko na may ka-text siya at sa aking palagay ay girlfriend niya yun. Pero hinayaan ko na lang yun dyan hanggang sa dumating na ang araw ng aming laban. But a day before ng aming laban ay may napansin ako na kakaiba sa kanya. Feeling ko ay para bang napaka-importante ko sa kanya. Ramdam ko na sobra siyang nag-aalala sa akin sa tuwing ako ay nahuhulog mula sa aming mga stunts. At dahil kinabukasan ay laban na namin, napagkasunduan namin na mag-overnight sa school para makapaghanda ng maayos para sa aming laban. Nang gabing yon ay siya ang nag-volunteer na magkulay ng aking buhok. Dahil required daw sa amin yon para uniform ang kulay ng aming mga buhok. At habang kinukulayan niya ang aking buhok, ay napapansin ko na tinititigan niya ako. Hindi ko na sana bibigyan pa ng kahulugan ang titig niyang yon. Pero si Kuya Ariel, na isa sa mga kasamahan namin, ang nakapansin at sinabi niya na, "Kevin, baka naman matunaw si Ina." Tumawa lamang si Kevin nang marinig niya yon dyan. At ako naman ay biglang nahiya sa pagsita niyang yon kay Kevin. Nang matapos niyang kulayan ang aking buhok, ay humingi siya ng favor sa akin. At sinabi niya na ako rin daw ang magkulay ng kanyang buhok. Ayoko sanang gawin yon dahil nahihiya ako. Kaya lang ay baka makahalata siya kaya pumayag na lamang ako dyan. Dahil doon ay lalo kaming tinukso ng aming mga kasamahan. Kinabukasan na ang laban namin dyan. Madaling araw ng aming laban
ay nag-practice muli kami. Nagtataka talaga ako sa kanya dahil nag-aabala pa siya. Nabigyan ako ng tubig. Pero sinisikap ko na balawalain ko na lang ang pagbibigay niya ng special na atensyon sa akin. Natalo kami sa aming laban na yon dyan. Ginawa namin ang aming best pero masyado talagang magaling ang taga-ibang department. Natapos na rin sa wakas ang aming intramural pero naging magkakabarkada pa rin kami ng aking mga kasamahan sa cheer dance. Nakakausap ko rin sa text ang iba sa kanila. Pero kaming dalawa ni Kevin ay lalo lamang kaming naging malapit sa isa't isa. Lagi rin niya akong tinetext at tinatawagan. Hanggang sa dumating pa sa time na niyayaya na niya akong lumabas at kumain ng chowlong. Siya pa lang ang unang lalaking nagaya sa akin dyan. Kaya't sobra talaga akong kinakabahan. Nagpaalam muna ako sa ate ko. Magkasama kasi kaming nag-aaral sa school na yun. At magkasama rin kami sa boarding house. Pumayag naman siya at sinabi niya na huwag daw akong magtatagal. Lumabas nga kami ng araw na yon dyan. Sobrang naiilang pa nga ako dahil tinititigan kami ng mga schoolmates namin. May mga nagtatanong pa nga kung kaming dalawa na. Tumatawa lamang ako at hindi makasagot dyan. Pagkatapos naming kumain at namasyal, ay hinatid niya ako sa boarding house. Nang gabi ng araw na yun, ay magka-text muli kami. At sa paglipas ng mga araw na lagi kaming magka-text at nag-uusap, ay mas lalo kaming naging close. Naikwento ko sa kanya na pinoproblema ko ang drawing subject ko. Engineering student ako dyan pero hindi ako magaling pagdating sa drawing. Biniro ko pa nga si Kevin na siya na lang ang gumawa ng finals ko dahil masyadong mahirap para sa akin ito. Pero hindi ko naman inaasahan na seseryosohin niya ang sinabi kong yon sa kanya. Dyan, naalaman ko sa mga classmates ko na inaabot daw siya ng alas 11 ng gabi sa drawing room. Nagulat ako dyan. Kaya ng gabing yun ay nagpaalam ako kay ate para pumunta ng drawing room. Pagdating ko doon ay nakita ko siya kasama ng aking mga classmates. Paglapit ko pa lang sa kanya ay naghiyawan na ang mga classmates ko. Hinayaan ko lamang sila dyan. Pagkatapos ay tinanong ko si Kevin kung kanino ang ginagawa niyang yun. Sumagot siya at sinabi na para daw sa kanyang crush. Biglang namula ang aking mga pisngi ng time na yon dahil nakita ko na pangalan ko ang nakalagay sa kanyang drawing. Kaya't nagulat talaga ako dyan. Nang gabi rin yon, pagkatapos namin, ay hinatid niya ako sa boarding house. Nang nasa gate na kami, ay nagpaalam na ako sa kanya at nagpasalamat sa ginawa niya para sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at pinanood ko lang siya habang papalayo. Pagdating ko sa room namin ni ate, ay nakita ko siya na nanonood sa laptop. Tumabi ako sa kanya. Tinitigan niya ako at sabing, "Mag-ingat ka kay Kevin." Sa palagay ko, ay hindi na kapatid ang turing niya sa'yo. Tumawa lamang ako sa sinabi ni ate John at sinabi ko sa kanya na may girlfriend si Kevin.
Pagkatapos ay hindi na niya ako sinagot. Lumabas ako ng kwarto para mag-half bath at nakasalubong ko si Jeya. Sinabi sa akin na, "Hoy, balita ko nagkakamabutihan na kayo ni Kuya Kevin." Sinagot ko siya at sinabi ko na, "Ano ka ba, Jeya? May girlfriend yun." Then, sinabi niya na break na daw sila. Bigla akong nabuhayan ng loob sa narinig kong yun dyan. Nagpatuloy lamang kami ni Kevin sa ganoong sitwasyon. Lagi kaming magkasama kapag nasa school. Madalas din niya akong ihatid pa uwi. Kaya nang gabing yun na mag-text kami, ay tinanong ko sa kanya kung ano ba kami. Hindi niya sinabi kaagad. Nakapag-reply o hindi siya kaagad nakapag-reply sa sinabi niyang yon dyan. But after a couple of hours, ay sumagot din siya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabi niyang yon dyan. Sinabi niya mismo sa akin na, "Pwede ba kitang ligawan?" Dyan, halos manginig ako sa nabasa kong yun. Noon ko pa hinintay ang tanong na yun mula sa kanya. Pero nang malaman ko na may girlfriend na siya, ay hindi ko na inasahan pa yun. Kinabahan talaga ako dyan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko dahil number one rule namin ni ate ay bawal na bawal ang makipag-boyfriend. Pumayag ako na makipag-boyfriend kay Kevin dyan kahit na marami ang mga katanungan sa aking isipan. Nakipag-relasyon ako sa kanya ng patago. Sa school lang kami nagkikita at kapag nandyan ang mga kaklase ni ate, ay nag-iiwasan kami. Pero walang sekreto na hindi nabubunyag dyan. Hindi ko alam na gumawa pala ng Facebook account si Kevin at kombinasyon ng pangalan namin ang pangalan ng account. Pero picture ko ang ginawa niyang profile picture. Isang hapon ay umuwi ako sa boarding house at masama ang tingin sa akin ni ate. Then, sinabi niya sa akin na hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa iyo noon, hindi ba? Hindi ako nakasagot sa sinabi niyang yon dyan. Naalala ko tuloy ang sinabi niya sa akin noon na mag-ingat daw ako kay Kevin dahil baka hindi lamang kapatid ang turing niya sa akin. Ang dami ng kanyang mga sinabi sa akin, pero ang tanging naintindihan ko lang ay hindi na raw ako mag-aaral. Ipinalam ko yon kay Kevin. Awang-awa siya sa akin dahil iyak ako ng iyak. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Pagkatapos ay kinausap din ako ng aking mama sa phone at tinanong nila kung bakit daw ako nakipag-boyfriend sa kabila ng pagbabawal nila sa amin na gawin ang bagay na yun. Umiyak ako at humingi ng tawad sa kanila. Pinatawad naman nila ako, pero binigyan naman nila ako ng kondisyon. Kung hihiwalayan ko raw si Kevin, ay magpapatuloy ako sa aking pag-aaral. Pero kung hindi naman daw, ay titigil na lamang ako. Pero dahil sa mahal na mahal ko na si Kevin ng mga panahong yon dyan, kaya wala rin akong nagawa, kundi ang sundin mismo ang tibok ng aking puso. Pinili ko pa rin si Kevin. Dyan, dahil sa pagpili kong yon kay Kevin, ay napahinto ako ng aking pag-aaral
Nagtrabaho na lamang ako sa Puerto Princesa. Tumira ako sa isang boarding house doon. Samantalang si Kevin naman ay patuloy sa kanyang pag-aaral. Naging maganda naman ang aming relasyon. Sa tuwing mansari namin, ay pinupuntahan niya ako sa Puerto Princesa City at nagde-date kami. Namamasyal kami sa mall, kumakain at nanonood ng sine. Maswerte ako sa kanya dyan. Siya yung tipo ng lalaki na lahat ay gagawin. Mapasaya lamang niya ang kanyang prinsesa. One day, birthday niya noon, nagpunta siya ng Puerto Princesa. At dahil magkasabay ang birthday niya at 7th monthsary namin, ay maghapon kaming namasyal. Hindi namin namalayan na gabi na pala dahil nasa loob lamang kami ng mall. Plano sana namin na makauwi siya ng 5 p.m. Pero dahil sa hindi namin namalayan ang oras at alas 7 na pala ng gabi nang kami makalabas ng mall. Ginabi na kami sa aming paglabas dyan at mahihirapan na siyang makauwi sa kanila ng ganoong oras. Wala kaming choice noon dahil wala na siyang ibang matutulugan kundi sa boarding house na lang namin. Kaya't umuwi kami ng boarding house at bumili na lang kami ng makakain. Nang nasa boarding house na kami, ay nagkayayaan kaming pumunta sa Baywalk para doon bumili ng aming makakain. Napagkasunduan na kasi na mag-movie marathon dahil dala naman niya ang kanyang laptop. Nang matapos na ang mga pinapanood naming mga movies, ay nakaramdam na ako ng antok. Nagpaalam muna ako na mag-half bath at iniwan ko siya. Pagbalik ko dyan ay nakatawel na lang ako. Tinitigan niya ako na para bang may gusto siyang sabihin. Hahakbang na sana ako para kumuha ng damit. Nang biglang tumayo si Kevin at niyakap niya ako ng mahigpit. Medyo kinabahan ako dyan. Kumalas siya ng yakap sa akin at hinalikan niya ako. Parang nawala na ako sa sarili ko noon. Yes, John. Paggising ko ng umagang yun, ay huli na ang lahat para magsisi ako. Dahil may nangyari na sa amin ni Kevin. At first time naming dalawa yun. Nakayakap siya sa akin nang magising ako. Pagkatapos ay nagising siya at hinalikan niya ako sa noo at sinabi na, "Don't worry, pakakasalan kita." Matapos ang pangyayaring yon dyan, ay pinauwi ko na siya sa kanila. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko that time. Makalipas ang ilang buwan, ay hindi ko inaasahan na magkakasakit ako at namayat ako ng husto dyan. Pinuntahan ako ni Kevin at pagkatapos ay nag-decide na lamang kaming pareho na umuwi ako sa amin. Umuwi nga ako sa aking mga magulang dyan. Awang-awa ang papa ko sa akin dahil nakita niya kung gaano ako kapayat. Sinabi niya na titigil na lamang daw ako sa aking pagtatrabaho. Kaya't magmula noon ay naging long distance na ang relationship namin ni Kevin. Magkagayon man, ay lagi pa rin niya akong tinatawagan. Halos gabi-gabi kaming nag-uusap. Hanggang sa dumating ang time na halos umabot na ng isang buwan na wala kaming communication ni Kevin
dahil sa sobrang pagkabisi niya. Pero kahit ganun pa man, ay faithful pa rin kami sa isa't isa. Nagbago lamang ang lahat sa amin dahil sa isang biro na hindi ko inaasahan na magkakatotoo. May kababata kasi ako noon at siya, si Ian. Nalaman ko na crush daw ako ni Ian. Mapang-asar kasi ako noon dyan. Close kami ng mama niya at lagi ko itong kabiruan. Sinabi ko sa mama niya na may gusto ako sa kanyang anak. Sumagot naman siya at sinabi niya na huwag daw akong magbibiro. Sinabi ko naman na seryoso po ako. At yun na nga ang naging simula ng lahat dyan. Mula noon ay lagi ko nang inaasar si Ian. One day, naramdaman ko na lang na parang namimiss ko siya kapag hindi ko siya nakikita. Gustong gusto ko na siya na laging kasama. Para bang kulang ang araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko dyan. Isang araw ay tumawag sa akin si Kevin at kinamusta niya ako. Sinungitan ko siya at sinabi ko na busy ako. Pero ang totoo ay nasa party kami kasama si Ian at ang aking mga kabarkada. Alam ko na gusto ako ni Ian dahil halata ko yon sa pagtrato niya sa akin. Hanggang sa mas pinili ko na laging kasama si Ian kesa kausapin si Kevin. November noon, nang mag-decide ako na makipag-break kay Kevin. Pero hindi siya pumayag. Umiyak siya ng umiyak. Halos ikamatay daw niya ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Nang mga panahong yun ay halos wala na akong pakialam sa nararamdaman ko sa kanya. Dahil napamahal na rin sa akin si Ian. At mahal ko na siya. Hanggang sa naging kami na nga ni Ian. Pero sa pagiging magkarelasyon namin ni Ian, ay naging matindi ang mga naranasan namin. Sa mga salita pa lamang na naririnig ko mula sa aking pamilya, ay sobrang sakit na ang nararamdaman ko. Lalo na mula kay mama. Ang daming tutol sa relasyon namin ni Ian dahil sobrang layo daw namin sa panlabas na kaanyuan. Pero wala akong pakialam sa mga sinasabi nila dyan. Dahil mahal na mahal ko si Ian at alam kong mahal na mahal din niya ako. Kahit pa alam niya na hindi siya ang unang lalaki sa buhay ko, ay wala daw siyang pakialam. Dahil wala daw sisira sa pagmamahal niya sa akin. Hindi ko inaasahan na mapapamahal ako ng ganito kay Ian. Kaya't sa kabila ng mga batikos at sinasabi tungkol sa amin ng mga taong nakapaligid sa amin, ay nagpatuloy pa rin ang pagmamahalan namin ni Ian. Wala na akong naging pakialam pa kahit na ano ang marinig ko mula sa ibang tao. Handa ako na mahalin si Ian at makasama siya habang buhay. Sa ngayon dyan ay magkasama pa rin kami ni Ian. Masasabi kong siya na nga ang gusto kong makasama habang buhay, no matter what happens. Sabihin man nila na malayo ang agwat namin, ay hindi ako matitinag at siya pa rin ang mamahalin ko. Hindi ko rin sukat akalain na hindi rin pala si Kevin ang makakatuluyan ko, kundi si Ian din pala
na aking kababata. Kaya't sa mensahe ko lamang para kay Ian, ay huwag siyang mag-alala. Tandaan mo na mahal kita at hindi magbabago yon. Tandaan mo rin na ikaw lang ang lalaking pakakasalan ko. Kaya't sana ay maging matatag tayo sa anumang mga pagsubok na pwedeng dumating sa atin. At dito na nagtatapos ang aking kwento dyan. Sana kahit papaano ay nagustuhan nyo ang aking simpleng love story. Maraming salamat po sa inyong pagbasa sa aking liham. Mabuhay ang programang Brigada Love Lines. God bless. Sincerely yours, Ina. Nabitin ka ba sa mainit na kaganapan? At kung gusto mo pang mapanood or mapakinggan ng iba pang mga videos ko ay puntahan muna ang iba ko pang videos. E-click mo lang ang pangalan ng channel ko at mapupunta ka na sa home channel ko at e-click ang videos at hanapin mo lang ang hindi mo pa napapanood. Maraming salamat